Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong tuturo is how to find the general rule or the end term of a sequence. So magbibigay po ako ng sequence and then ituturo ko po step by step kung paano po mag-generate yung formula or general rule of the given sequence. Sa video na ito, ipapaliwanag ko po on how to find the general rule or end term of the given sequence. So ito po yung for sequence. Papaliwanag ko po step by step kung paano po na-generate yung formula or yung general rule of this sequence. Pero bago po tayo magpatuloy, click lamang po ang like and then kung bago ka po sa aking channel, click po yung subscribe and notification bell upang sa gaon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, so for number 1 example po tayo, the sequence is 1, 4, 9, 16, 25, and so on. So yun po yung given sequence at ipipresent ko na po sa inyo yung kanyang end rule or general rule, a sub n is equal to n square. So ang tanong, paano nga po ba yan na-generate? So sa pag-generate po ng end rule or general rule is that kuha po tayo ng variable at yung variable na yun ay mag-represent ng counting numbers. So, ang ginamit ko po dyan na variable is n. So, i-represent po niya yung counting number at mag-start po tayo ng counting number always from 1. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, hanggang 5 lang po yung ginamit kong counting numbers pero extend po yan kasi 5 po yung given sequence. Ano po? 5 po yung given na term sa sequence. So, yung a sub n, meaning to say, that is the nth term, ano po, ay yung ating pong sequence. Ang ating pong sequence ay 1, 4, 9, 16, 25. So, kung ikukumpara po natin dun sa n, if you notice, in-square lang po yung ating counting numbers. Kapag in-square mo po yung counting number, start po tayo ng 1, 1 square is equal to 1. That is the first term. And then, yung a sub 2 natin, second term is 2 square is equal to 4. 2 times 2 is 4. 3 square is 9. 4 square is 16, 5 square is 25. Ano po? So, from that case, nakita ko that a sub n is equal to, i-square lang po natin yung counting numbers. So, yung counting numbers po natin dyan ay n. Kaya, n square. Ano po? So, ito po yung kanyang general rule. So, i-test po natin. A sub n is equal to n square. Let us say, yung susunod na term dyan ay ika-anim na term. So, a sub 6, ano po? Is equal to 6 square. So, ano po yung ika-anim natin dyan na term? So, 6 square is equal to 36. So, after ng 25, the next term is 36. So, yan po yung kanyang general rule of the given sequence 1, 4, 9, 16, 25. Okay, so number 2 example, the sequence is 3, 4, 5, and 6, and so on. If you notice, parang medyo madali lang yung ating sequence. Ano po? Parang mag-plus ka lang ng 1, sa first term is 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Ano po? Pero gawin lang po ba kadali? So, tignan po natin. So, ito po yung kanyang general rule. A sub n is equal to n plus 1. So, again, to review, what is a sub n? A sub n, n represent accounting number. Ano po? Kaya a sub 1, start po tayo always na yung n counting numbers always from 1. Kaya a sub 1, first term is 3, a sub 2, 4, a sub 3, third term is 5, a sub 4 is 6, and so on. Ano po? So yung n po natin dyan, counting numbers, start from 1, 2, 3, 4, and so on. So yung a sub n po natin, yan po yung n term, yan po yung sequence natin na 3, 4, 5, 6, and so on. Okay. If you notice, dun sa ating counting number na 1, start po ay 1, at yung ating first term sa sequence ay 3, para nag-plus lang tayo ng 2 dun sa ating counting numbers. Ano po? Tingnan po natin. A sub n is equal to, yung n po natin counting number, tapos magpa-plus ka lang po ng 2. Ano po? So, itry po natin yung una. Okay? So, a sub n is equal to n plus 2. So, yung first term ay 3. Kaya a sub 1 is equal to first term, yung n niya ay 1 plus 2.
So, a sub 1 is equal to 1 plus 2 is equal to 3. So, tama po. How about yung second term? So, try po natin. A sub n is equal to n plus 2. Second term, kaya a sub 2. So, yung n po niya ay 2. Then, plus 2 na constant. So, 2 plus 2 is equal to 4. So, tama po yung ating second term. Kahit check mo po yung third term, tama po yan. So, yung general rule po natin sa sequence na 3, 4, 5, 6 ay n plus 2. Okay, so number 3 example po tayo. The sequence is negative 1, 1, 3, 5, and so on. If you notice, sa ating sequence, nag-start po ng negative 1. So, medyo mahirap po ito. Ano po? Pero madali lang yan. Papadaliin po natin. So, yung kanyang general rule is a sub n is equal to 2n minus 3. So, ang tanong, paano po ba yan na-generate yung 2n minus 3 na yan? So, again, ang a sub 1 po natin yan, first term is negative 1, a sub 2, second term is 1, third term is 3, fourth term is 5, and so on. So, yung ating pong a sub n, yan po yung ating terms sa sequence. Ano po? So, negative 1, 1, 3, 5, and so on. So, mahirap pong manghula, kaya ang gagawin po natin, idadaan po natin sa proseso. Okay? So, itest po natin yung sequence kung siya po ay quadratic or linear. So, subtract po natin yung terms from left to right. So, negative 1 minus 1 ay negative 2. 1 minus 3 is negative 2. And 3 minus 5 is negative 2. So, if you notice, the same po yung ating first difference. So, ibig sabihin, siya po ay linear. So, yung formula po ng linear is a sub n is equal to a n plus b. So, from that formula, ay mag-generate po tayo ng equation. Ano po? So, start po tayo ng 1. So, yung first term po natin, n, or first counting number natin, n is 1, and yung first term natin, a sub n is equal to negative 1. Okay? So, substitute, a sub n natin is negative 1. And then, yung a po natin, lagay po natin a lang yan, variable. And then, yung n po natin is 1 plus b. So, simplify, yung a times 1 is 1a or just a. Kaya negative 1 is equal to a plus b. So, ito po yung ating equation 1. Okay, so hindi lang po isang equation ang kailangan natin. So, mag-generate pa po tayo ng isang equation. Ano po? So, using again, yung formula, a sub n is equal to a n plus b, itest naman po natin yung second term. So, second, n, yung counting number natin ay pangalawa, kaya n is equal to, at yung a sub 2 natin sa ating sequence ay 1. Ano po? So, substitute po natin, a sub n is 1 is equal to a, variable, n natin ay 2, so times 2 plus b. Then, multiply natin, a times 2 ay 2a plus b. So, from that, yan na po yung ating equation 2. Okay, so after po natin makakuha ng dalawang equations, ay solve po natin yung value ng a and b. Ano po? So, yung first equation po, ay pwede pong a plus b is equal to negative 1. Ilipat lang po yung negative 1 sa right side. Gawin pong right side. Gawin din po sa equation 2, yung 1 is equal to 2a plus b, yung 1 ay nasa right side. Okay, so mula po dito sa ating dalawang equation, nagagamit po tayo ng elimination method para masolve po natin yung value ng isang variable. Ano po? Okay. So, paano po ano pong step? Again, i-recall natin, i-multiply po natin yung isang equation ng negative 1. Ano po? So, kahit sa anong equation po dyan, yung first equation or second equation. So, dito po sa video, yung first equation po ang i-multiply po natin ng negative 1. Okay? So, sa pag-multiply, i-multiply po natin lahat ng terms sa equation. Okay? Start po tayo sa a. So, negative 1 times a is negative 1a. And negative 1 times b is negative b, kaya minus b is equal to negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. And then, ibaba natin yung second equation, 2a plus b is equal to 1. So, i-add na po natin yung dalawang equation. If you notice, kapag i-add po natin yan, makakancel po yung b. Negative b and positive b is canceled out. Ano po? Okay? So, i-add na po natin yung natitira. Negative a plus 2a is positive a. Is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So, meron na po tayong value ng a
which is equal to 2. After po ma-solve yung value ng A, ay solve din po natin yung value ng B. Okay, so mamili po tayo ng isang equation sa dalawang equation na gagamitin natin to solve for B. Ano po? So ang pipiliin ko yung medyo mas madali, yung 1 is equal to 2A plus B. Yan po yung second equation. Ano po? So substitute lang po natin yung value ng A sa ating equation. So 1 is equal to 2 times A. Ang value ng A is 2, kaya 2 times 2 plus B. Then simplify po natin yung 2 times 2 is 4 plus B. Okay, taas po natin. So, para ma-solve po yung value ng B, ilipat po natin yung 4 sa left side. Isama po natin sa 1, kaya 1. Positive 4 magiging minus 4. So, 1 minus 4 is equal to B. Okay, and 1 minus 4 is negative 3. So, the value of B is negative 3. Okay, so after po natin makuha yung value ng A and B, ay substitute po natin sa na-present kong formula kanina na linear formula. A sub n is equal to a n plus b. So, substitute po natin, a sub n is equal to, ang a po ay 2, so 2, and then yung variable na n, plus yung b po ay negative 3, kaya plus negative 3. If you notice, mahirap naman po na ganyan na plus negative 3, simplify po natin, yung positive times negative is negative, kaya minus 3. So, yan po yung ating general rule. A sub n is equal to 2n minus 3. If you notice, tama po dun sa given kanina na a sub n is equal to 2n minus 3. Okay, so number 4 example, the sequence is 3, 5, 9, 15, 23, 33. Okay, so medyo mahirap po ito ng konti, pero papaliwanag ko po step by step para maintindihan po ninyo. Okay, so yung ating pong n, ang n po natin ay counting numbers, so 1, 2, 3, 4, 5, and so on. At yung ating a sub n, yan po yung ating sequence. So, ang a sub 1 po natin, yung first term ay 3, second is 5, third is 9, hanggang fifth is 23. So, again, mahirap pong manghula. The same process, tignan po natin kung yung ating sequence ay linear or quadratic. So, subtract po natin from left to right. 3 minus 5 is negative 2. 5 minus 9 is negative 4. 9 minus 15 is negative 6. 15 minus 23 is negative 8. If you notice, yung ating pong first difference ay hindi po equal. So, ibig sabihin, hindi po siya linear. Tingnan po natin kung siya po ay quadratic. Okay, subtract po natin yung first difference from left to right again. Negative 2 minus negative 4 is positive 2. Negative 4 minus negative 6 is positive 2. And negative 6 minus negative 8 is positive 2. If you notice, yung ating pong second difference ay equal, pareho pong 2. So, ibig sabihin, yung ating pong sequence ay quadratic. At ito po yung formula ng quadratic. A sub n is equal to an square plus bn plus c. So, ano po yung gagawin ulit natin dyan? Again, ay i-test po natin yung first term. Mag-create po ulit tayo ng formula. Okay? So, a sub n, yung first term po natin ay 3. So, first term, kaya n is equal to 1. Ano po? So, substitute po natin, a sub n natin ay 3 is equal to a variable. And then, n po natin is 1, kaya 1 square, kasi n square yan, plus b variable. N is again 1, so b times 1 plus C. Okay, so simplify po natin. 3 is equal to A times 1 square, 1 square is 1, kaya A na lang po yan. Ano po? Plus B times 1 is B plus C. Okay, so ito na po yung ating equation 1. Okay, so meron na po tayong equation 1. So mag-create pa po tayo ng isa pang equation, equation 2. So mula po sa ating formula, a sub n is equal to a n square plus b n plus c. So, this time, since second equation, yung second term naman. Second term, kaya n is equal to 2 at ang a sub n natin, second term, sa ating sequence ay 5. Okay? Substitute po natin. A sub n is 5 is equal to a variable. Then, yung n natin is 2, kaya 2 square plus b variable. N is 2 plus c.
So, simplify po natin. 2 square po is 4 times a, kaya 4a. Plus, b times 2 is 2b plus c. So, hindi na po pwedeng simplify yan, kaya iyan po yung ating second equation. Okay, so meron na po tayong dalawang equation. Kailangan pa po natin ng isa pang equation, equation 3. Kasi yung ating pong variable sa ating equation ay ABC. Tatlo po yun. Kaya kailangan po natin ng tatlong variable or equation rather. Ano po? So mula po ulit sa ating formula, a sub n is equal to an square plus bn plus c. Test naman po natin yung pangatlo. Okay? N is 3. A sub n, yung pangatlo ay 9. Okay? So substitute, a sub n is 9. A, n square, n is 3. Kaya 3 square plus b, n is 3. So times 3 plus c. So simplify, 9. 3 square is 9. So 9a plus b times 3 is 3b plus c. So ito na po yung ating third equation. Okay, so since meron na po tayong tatlong equation, gamit po tayo ng elimination method para masolve po natin yung value ng a, b, and c. Ano po? So elimination method. So una pong gagamitin kong dalawang equation ay yung equation 1. So interchange po natin ulit yung position, yung 3 ay nasa right. At yung equation 2, okay? So 4a plus 2b plus c is equal to 5. Okay, so using elimination method, mag-multiply po tayo ng negative 1 sa isa sa equation. So, yung first equation ang i-multiply ko ng negative 1. Again, by distributive property. So, negative 1 times a is negative 1a. Negative 1 times b is negative b, kaya minus b. Then, negative 1 times c. So, negative c, so minus c is equal to negative 1 times 3 is negative 3. Okay? So, ibaba po natin yung second equation, 4a plus 2b plus c is equal to 5. So, again, i-add po natin yung dalawang equation. Okay? So, negative a plus 4a is 3a. And then, yung b, negative b plus 2b is 1b or just b. Then, if you notice, negative c and then positive c, cancel po natin yan. Is equal to negative 3 plus 5 is positive 2. So, we have 3a plus b is equal to 2. Yan na po yung fourth equation natin. Okay? Meron na po tayong fourth equation. Kailangan pa po natin ng fifth equation. So, by elimination method, ang gagamitin naman po natin yung equation 2 and equation 3. So, by elimination method, mag-multiply po tayo ng negative 1 sa isa sa mga equation. Okay? So, yung unang equation, i-multiply ko ng negative 1. So, negative 1 times 4a is negative 4a. Negative 1 times 2b is negative 2b. Then, negative 1 times c is negative c. So, minus c is equal to 5 times negative 1 is negative 5. Okay? At ibaba natin yung second equation. 9a plus 3b plus c is equal to 9. And then, i-add po natin. Negative 4a plus 9a is 5a. Then, yung b, negative 2 plus 3b is 1b or just b, positive b. Then, cancel po natin yung negative c and positive c. So, this become negative 5 plus 9 is equal to 4. So, ito na po, 5a plus b is equal to 4 yung ating ika-fifth equation. Okay, so using equation 4 and equation 5, solve for a using elimination method again. Ano po? So, ito po yung equation 4, 3a plus b is equal to 2, at ito po yung equation 5, 5a plus b is equal to 4. So, using elimination method, mag-multiply tayo ng negative 1 sa isa sa mga equation. Yung unang equation, ang i-multiply ko ng negative 1. So, negative 1 times 3a is negative 3a. Negative 1 times b is negative b, kaya minus b is equal to negative 1 times 2 is negative 2. And then, ibaba natin yung 5a plus b is equal to 4. And then, i-add natin. Negative 3a plus 5a is 2a. Then, i-cancel po natin yan negative b and positive b. So, this will become negative 2 plus 4 is positive 2. So, 2a is equal to 2. So, isa na lang po yung variable yan. Masusolve na po natin yung value ng a.
So, to solve for the value of a, divide by 2 to both sides of the equation. Kasi 2 yung kasama ng a para makancel yung 2. So, a is equal to 2 divided by 2 is 1. So, a is equal to 1. Okay, so since meron na po tayong value ng a, solve for b. Ano po? So, gagamit po tayo ng isang equation. It's either equation 4 or equation 5. So, ang gagamitin ko po ay equation 4. 3a plus b is equal to 2. Okay, so i-substitute po natin yung value ng a na na-compute po natin. So, 3 times a is 1 yung a. So, 3 times 1 plus b is equal to 2. Then, 3 times 1 is 3 plus b is equal to 2. And then, transpose po natin yung 3. So, maiwan dyan ay b is equal to 2, positive 3, magiging minus 3. So, b is equal to 2 minus 3 is negative 1. So, meron na po tayong value ng b. Okay, so we have values a and b. Ngayon naman, last for c. So, gagamit po tayo ng isang equation mula equation 1, 2, or 3. So, ang pipiliin ko po ay equation 1, pinakamadali po. So, 3 is equal to a plus b plus c, or a plus b plus c is equal to 3. So, substitute po natin, yung a is 1 plus yung b is negative 1, kaya minus 1 na po yun kaagad, plus c is equal to 3. So, here, 1 minus 1 is 0, kaya c is equal to 3. So, meron na po tayong value ng a, 1, b, negative 1, and c is equal to 3. Okay, so, since meron na po tayong value ng a, b, and c, substitute na po natin sa ating formula, a sub n is equal to a n squared plus b n plus c. So, a sub n is equal to a is 1, n squared plus b is negative 1, n plus c is positive 3. Okay, simplify po natin. So, a sub n, actually, yung 1n square, pwedeng n square na lang po yan. And then, yung positive times negative 1, that is negative. Kaya, negative 1n or negative n. Kaya, minus n plus 3. So, yan na po yung general rule ng sequence na 3, 5, 9, 15, 23, 33, and so on. Salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Kung meron pong katanungan sa video na ito, comment lang po sa comment box. So, don't forget to like and subscribe for more video lesson.